Good day mga brad! Welcome po ulit sa ating vlog. Ituturo ko sa inyo kung saan tayo mabilis makapagparehistro ng motor o ng ating sasakyan at kung saan merong mababang insurance pwede nyo pagpilian. Dahil po marami pa mga insurance company ngayon na medyo tumaas at meron naman po nag-stay. Ituturo ko po sa inyo kung saan may mababang insurance. Bago po lahat ng yan, ay ituturo ko din sa inyo kung saan LTO branch tayo pupunta. Alam po natin na maraming LTO branch na maraming tao, siksikan, maraming nagpaparehistro. Pero may mga ibang area naman po na pwede pagrehistrohan na wala masyadong tao at mabilis lang. Pinakamabilis po na oras ay 1 hour to 2 hours. Pero dahil sa branch na ito, sure po sa inyo na hindi po kayo aabuti ng 2 oras. Pero depende rin po kasi baka bigla po magkaroon ng problema at hindi po yun maiiwasan. Pero make sure lang po bago pa kayo pumunta ng LTO at magparehistro. Siyempre, dalhin po natin ang ating mga requirements. Una, ang ating ORCR. Pangalawa, magdala din tayo ng valid ID in case na magkaroon ng problema at hanapan tayo ng ID. Siyempre, huwag natin kalilimutan, magdala rin tayo ng pera. Kasi hindi natin mapaparehistro ang ating sakyan kung wala tayong dalang pera. Bago po lahat ng yan, panoorin nyo po ang aking pagpaparehistro ng aking motor. Dito tayo ngayon, paparehistro natin itong motor. Ang Click 150 na siya po magiging official na partner natin sa ating vlog at sa ating mga rides. Mga ka-loyal, tapos na po tayo magparehistro. Nakuha na po natin yung ating ORCR. So, maulan, kaya gagawin po natin. Papatila muna tayo, tapos uuwi na tayo. Yon mga brad, napanood na po natin kung saan ay nagparehistro po tayo ng ating motor. At nakita nyo naman po sa maiksing video natin na halos wala pong masyadong tao sa branch na yon. At ngayon, ituturo ko na po sa inyo kung saan po tayo makakakuha na mababang insurance company. Isa na po dyan, pwede po kayong kumuha sa SM, Bayad Center or Customer Service. Magtanong lang po kayo doon. And then sa Cebuana, kung saan maraming branch po tayo pwede puntahan. At yun guys, sa mga nabanggit ko, bibigyan ko rin kayo ng tip para make sure na wala pang tao pagpunta nyo sa LTO. Una, kung pupunta kayo ng umaga, dapat 7 to 8 a.m. nasa LTO na kayo. And then, sa hapon, dapat 3 or 4 p.m. nasa LTO na kayo. Make sure nyo po na aabot po kayo ng hanggang 4 p.m. Siyempre, alanganin pong oras, rush hour po, baka hindi po kayo makaabot, maghapon po kayo pupunta. And then, sa umaga, 7 to 8 a.m., dapat nandun na po kayo. At sisiguraduhin po sa inyo na wala pong tao pa doon. Kaya po ng ginawa ko, nakita nyo po sa video, na wala pong masyadong tao. Ayun guys, kung magagaling po kayo ng Bikutan, diretso nyo lang po yung C6 Road. And then, sa dulo po nun, sa tulay, sa boundary po ng Taytay, kanan lang po kayo. Sa dulo, kaliwa lang po kayo at makikita nyo lang po pag lagpas ng Petron ang LTO Taytay. So, yun guys, sana may madulot po kayong aral at nabigyan po kayo ng tips kung saan po kayo makakapagparehistro ng madali. At nasa ganun, sa mga susunod na taon na pagpaparehistro nyo, alam nyo na po kung saan po kayo pupunta. So guys, salamat po sa inyong panonood and see you on next vlog.